Mahalaga ang utos na sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyong ito ngayon dahil ito'y may kinalaman din naman sa atin kahit sa ating panahon. Ang kanyang pinahahalagahan palagi ay ang pagsamba na nagmumula sa puso ng tao. Dahil nga naman itong mga iskriba at mga pariseyo, bagamat sila'y mga naturingang mga dalubhasa sa batas, at sila'y kung magpahayag ng kanilang pananampalataya ay karaniwang panglabas tulad ng mga nabanggit na mga detalye na ginawa lamang ng mga batas ng tao ayon sa tradisyon ng mga ninuno, na wala naman talaga itong nakikitang ibinubungang kabutihan na pagbabago sa puso ng mga iskriba at mga pariseyo. Sa katunayan, ginagamit pa nga nila ito upang husgahan ang mga taong hindi nakasusunod sa maliliit na katitikan ng mga tradisyong ito. Kaya para bang sinasabi ni Jesus, ano ba ang saysay niyang mga ginagawa niyong panglabas na mga pagkilos sa larangan ng pagsamba kung wala namang ibinubong ang pagbabago sa inyong puso at kalooban, sapagkat yan ang totoong obserbasyon ng Panginoon sa mga iskriba at mga pariseyong ito. At binanggit niya pa ang propeta Isayas dito sa Ebanghelyo, at tama nga ang sinasabi ng propeta, puro kayong mga mapagpaimbabaw, mapagkunwari. Akala mo kayo'y mga nagsisisambang totoo, pero wala namang nangyayari sa inyong puso't kalooban. Puro palabas lamang ang inyong mga ginagawa. Siyempre nakagagalit ang ganito na maakusahan ka na sumasamba ka, pero pakitang tao lamang pala. At ito mga kapatid, ang ini-address din sa atin ng Ebanghelyong ito ngayon, na sana'y huwag mawalang saysay ang mga ginagawa nating pagkilos tulad ng pagsisimba, pagdarasal, at pakikinabang sa mga sakramento. Kung meron mang saysay ang mga bagay na itong panglabas, ito dapat ay tumatagos sa pababagot kalooban ng tao. Dahil anumang uri ng pagsamba na walang kinalaman sa pagbabago ng ating kalooban at totoong pagsamba sa Diyos at katotohanan, lahat ito'y walang saysay. Tulad ng sinabi ni Jesus, ito'y pagpapaimbabaw lamang. Kaya hindi natin pwedeng gamitin ang pagsisimba at sabihin sa atin tayo yung mga banal na, sapagkat ang kabanalan ay nagmumula sa pagbabago ng kalooban ng tao na palaging nakaantabay sa mga pangungusap at pag-aabang sa tugon ng Espiritu na siyang nagiging daan upang higit na maging malinis ang ating kalooban. In summary, ang sinasabi lang ni Jesus ay linisin muna ninyo ang inyong mga kalooban, ang mga inyong mga pag-iisip na masama at mga gawain. Sapagkat kapag yan ang inyong nilinis, nagiging makatwiran at makabuluhan ang ginagawa ninyong pagsamba. Pero siyempre, ano ba talaga ang saysay ng ginagawa nating mga eksternal na pagsamba? Kung meron man, dapat palagi ito'y tumagos. Anumang panglabas ay dapat ay papasok sa kaloob-looban natin upang ang mga bagay na ating ginagawa tulad ng pagsisimba, pakikinig sa salita ng Diyos, ay hayaan natin ang Diyos ang mangusap sa ating mga puso. Tumagos talaga ito sa ating mga puso. Yung bagay na naririnig natin, nakikita natin, ito ay trabaho ng Diyos upang siya ay makapasok sa kalooban ng tao. Yung bang hahayaan natin ang Diyos ang umakto at idinidispose lamang natin ang ating sarili
sa kabuuan ng ating mga ginagawang pagsamba at pagdiriwang. Dahil labas dito, hindi nagawain ng Diyos yun. Ang atin lamang tungkulin ay dispose ang ating sarili na tuwi-tuwin ang tayo ay lalapit at sasamba sa Panginoon at hayaan na siyang magtrabaho na palalimin ang anumang narinig at nakikita natin sa mga external na bahagi ng ating mga pagdiriwang. Kung kaya mahalaga na tayo rin ay nagbabantay, kung ito nga ba talagang mga ginagawa natin ay nakapagdudulot ng higit na kabaitan, malasakit, pagiging makatarungan at makatwiran sa ngalan ng ating pananampalataya. Kung hindi, tayo ay hinihikayat ng Diyos na palalimin pat himingin ng biyaya na anumang ating ginagawang panglabas ay magbunga sana ng mga biyayang panloob na siyang nagpapabanal sa ating lahat.